7 minutes past the hour of 9 sa ating programa and welcome to another edition ng PTS. Kuya Mike niyo po sa araw na ito. Magandang araw sa lahat ng takapakinig sa Metro Plus 1044. Pinoy tayo, San Man. Well, sa araw na ito, gaya na napag-usapan natin, ano, ang topic po natin ngayon tungkol po sa yung kumbaga fine prints ng nasa bangko. Kasi nga pinag-usapan namin to Armand last week. At yung pag-uusap natin is more focused on bakit kaya nagkakaroon ng una sa lahat, merong withholding. Di ba? Yes. Merong, yes. Tapos at the end of the, ayun ko kung, please explain yung withholding na yun. Yan ba every month? Yan ba yung annually? Hindi ko alam. Di ba? Pag naging dormant ang account mo, bakit nagiging dormant siya? Bakit hindi nagagalaw? Pag hindi nagagalaw, nakakaltasan pala yun. Oo, pagka hindi ka nakapag-deposito, hindi ka pa naka-withdraw. Hindi gumala, walang movement. Correct. Sa loob ng isang taon, ang ano ng banko dyan, dormant. Dormant siya, di ba? O, tapos noon, meron pa yon. Kung let's say, ikaw ay mag-withdraw sa isang kumbaga, asosasyon ng banko, tapos napunta ka doon sa isang asosasyon ng banko na yon, bakit ang laki-laki ng kaltas? Di ba? Correct. So, parang ang bigat naman ng anong sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga OFWs service natin. Ha? Service fee. Paano maging service fee? Kasi electronic yun. Diba? Wala naman tao nagbibigay sa'yo. At saka meron kayong asosasyon. Yun. Di ba? Yung tinatawag yung banknet. O whatever. Whatever asosasyon na yun. Di ba? Diba? Oo. Kailangan malaman natin yun. Anyway, kasama and additional po natin sa araw na ito, malalaman natin kung saan best na maglagak ng pera. Okay pa ba sa mutual funds? At kung ano-ano pang instrumento. Yan po ang ating tututukan sa araw na ito. Una, ang ating mga bangko. Mr. Bengco. Well, una, ano ba ang negosyo ng bangko? Simple lang ang negosyo ng bangko. Umutang sa kanyang depositor na tinatawag, nagde-deposit sa kanya, sa totoo lang, utang ng bangko yon sa kanyang depositor. Okay. Kaya nga siya nagbibigay ng interest. Pag utang ng bangko, magpapautang din siya sa kanya mga customer o kliyente. Uh-huh. Ano ang mga pautang niya? Salary loan, car loan, housing loan, business loan, plain vanilla o plain negosyo ng bangko, umutang at magpautang. Ngayon, yung doon muna sa unang reklamo natin sa bangko. Ano ba yan? Ang liit-liit ng interest? Gaperanggot? Alam niyo po ba ngayon ang savings deposit rate? 0.20%. 0.2%. Ngayon, 20%. Tita Keri, hindi po 20%. 0.20. Iba po yung 20%. 0.2. Mm-hmm. 0.2%. Pag lipas ng isang taon, pagtakbo ng isang taon, kung ano ang kinita nung 0.2, langyan natin ang halaga. Meron kang 10,000 piso. Mm-hmm. Dineposit mo sa bangko. Tumakbo mula January 1 hanggang December 31. Kikita ka ng tumataginting 20 pesos. Etneb. Sa loob ng isang taon. Isang taon, etneb. Sa 10,000 mo. 10,000 piso, etneb. Babawas, dahil kumita ka ng legal, malinis, hindi katulad ng mga nababalita na kukwento nyo dyan na security guard merong 10 million, 14 million. Oh. Malinis ang iyong pamamaraan na kumita ng etneb doon sa iyong 10,000. Lahat ng transaksyon, pera papasok, pera palabas sa ating bulsa, may kahati lagi ang pamahalaan ng Republika ng Pilipinas. Government tax. May tax. 20% withholding tax. So makikita mo sa bangko mo, babawasan ka pa ng 4 na piso doon sa etneb na kinita mo. So neto, mabibilaukan kayo, 16 pesos sa 10,000 piso. Pero magmula January hanggang December. December, 12 months. 12 months. Aray. Ang time deposit ngayon, medyo mataas yung nabigay ni Tita Keri. Siguro mga last year ka pa huling nag-time deposit. 0.5 hanggang 1%.
less 20% withholding tax. Now, bakit ba ganun ang sitwasyon? Para nakakawalang gana naman. Para bang ang swapang ba ng mga bangko? Mm. So mag-backtrack ulit, mag-backtrack tayo. Bakit ka ba nag-o-open ng bank account? Tama yung sinabi ni Tita Keri, nakatutok ako mula bago pumasok, no? Ang pera natin sa bangko, pinapatago natin sa bangko. Tawag nila sa Ingles, pinapa-safekeeping natin. Yung safekeeping, patago, sa totoo lang, pumunta, halimbawa si Kuya Mike, lumapit sa iyo ang isang OFW, Kuya Mike, nakapag-ipon ako, patago naman itong pera ko. Di, siguro kung kakilala natin o kaibigan naman natin, sige, ako na magtatago para hindi mo malustay, magastos dyan sa ali-ali kapag umiikot ka sa sentral. Mm-hmm. Sige, patago mo sa akin. Di ba kaya tayo nagpapatago sa bangko? Mm-hmm. Pinatago ngayon kay Kuya Mike. Nung pinatago kay Kuya Mike, sabi nung nagpatago, uy, Kuya Mike, yung pinatago ko sa yung 10,000 piso, ilagay mo yan sa loob ng vault ha, para secure naman yung aking pera. Di sabi ni Kuya Mike, pambihira, sige, bibili pa ako ng vault dito sa loob ng studio. Ilalagay ko, bibili ako ng vault. Ay, ano ha, high-tech na vault ang ilagay mo ha, yung para hindi manakawan. May fingerprint. May fingerprint, biometrics, may number, tsaka pwede lang buksan pag alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Yung may tao dyan sa loob sa inyo ng bangko, kasi yan yung banking hours. Hmm. Kaya wala nang nagnanakaw sa bangko yung madaling araw, kasi kahit anong gawin nila, time lock na yon, time lock yung mga vault. Yung mga vault, 9 a.m. to 3 p.m. lang yon bukas. Uy, Kuya Mike, araw-araw or every so often, bilangin mo yung pera ko kung kumpleto pa. Ginagawa po yan ng mga tao sa loob ng bangko. Mula sa branch manager, sa accountant nila, sa teller nila, randomly, bibilangin nila lahat ng pera sa loob ng vault. Matrabaho po yun. Ginagawa yan, Kuya Mike. Even in Hong Kong, there is this practice, random cash count ang tawag. Bibilangin nila talaga yung pera. Kuya Mike, gawin mo yan ha, para ha, every now and then, alam mo yung 10,000 pinatago ko sa iyo. 10,000 pa rin. Kuya Mike, maglagay ka naman ng security guard, CCTV, and et cetera. And pambayad ng security guard, ikaw nang bahala doon. Marami naman nagpapatago sa iyo eh. So kumuha ka pa ng security guard. Ang security dito sa Pilipinas, sa bangko, nire-rotate. Meaning, matagal na 3 buwan na sila nakadestino doon sa bangko para masira yung familiarity. So walang connivance, diba? Igala. Kasi pag minsan, pag Jaguar, wag naman po magagalit ang ating mga kapatid na gwardya, mga Jaguar. Bantay sa lakay, di ba? Kunwari, nagbabantay. Yung pala, pinag-aaralan na lahat yung doon sa bangko. Correct. Every 3 months, iniikot ng iniikot yan. Hmm. O, every 2 years, magpalit tayo ng ahensya ng pamahalaan, ng security para guard. Yung buong security. So, palit ng palit. Tapos, Kuya Mike, yung mga tao mo dyan sa loob ng kung saan ko pinatatago, hmm, i-training mo sila lagi, ah. Mas maganda nga kung mga accountant pa yung mga nasa loob na nagtatrabaho sa isang bangko. Naku, ang taas ng pasweldo ng mga yan. Ay, Kuya Mike, uso na ngayon ng ATM machine, di ba? Mm. Pagsarado yung bangko mo, sana may ATM sa labas para pag alas 6 ng hapon, pwede na sarado mag-withdraw. Na kayo, pwede pa rin ako mag-withdraw. Mm. Ay, Kuya Mike, nandito ako sa Pasig, yung bangko mo, may branch sa Cavite, sana pwede din ako mag-withdraw doon. Mm-hmm. Para gawin mo yon, Kuya Mike, yung ATM mo sa Pasig at ATM mo sa Cavite, bibili, magbabayad ka ng serbisyo para mag-connect yon. Parehong bangko yon. Nagbabayad ka ng serbisyo. Ha? Kasi di ba, pag nagpunta ka sa ATM, automatic. Lahat ng detalye mo, balance, withdraw, deposit, nandun. Other services, nandoon. Uh-huh. On an instant. Uh-huh. Kaya dapat yung dalawang ATM, magka-connect yun. Correct. May cost yun. Ay, Kuya Mike, yung pagminsan, napupunta ako ng Tacloban, Leyte, kung saan si Glenn Chavez, wala yung bangko mo doon.
merong ibang bangko doon, yung Glenn Chavez Bank. Okay. Pwede bang i-connect mo yung bangko mo doon sa bangko na iyon, Banknet man yon, Megalink, Expressnet, kung ano man ang tawag doon, magkaibang bangko kayo, paki-connect mo naman para pag napunta ako doon sa Tacloban, Leyte, pwede ko pa rin i-withdraw yon. May gastos ka na naman doon, Kuya Mike. Ikaw so, connect mo yung, ka na naman doon. Nakalink ka sa ibang bangko na. Eh, Kuya Mike, pumupunta nga pala ako ng Hong Kong. Sana yung mga ATM sa Hong Kong, eh, i-connect mo rin dyan sa pwede bangko rin, mo. Pwede rin, oh. Pwede rin. At nangyayari po yan. Naku, mas mahal na gastusin yun para ma-connect yung kasi bangko. Kasi overseas na siya eh. Overseas na, may foreign exchange na usapan na. So nakikita nyo yung laki at taas ng gastos. Ay, Kuya Mike, regular, dapat kinokorrect, binabalidate mo yung records mo. Ha? Tsaka gusto ko, hindi lang ikaw ang nag-check. Kumuha ka ng third party o auditor na hindi empleyado ng bangko nyo. Yung mga narinig nila dito sa Pilipinas, SGB, Anderson, papabilang ko rin yung pera ko dapat sa kanila. Ikaw magbayad ng servisyo na yun, ha? Hindi na ako kasi 10,000 lang yung pera ko sa iyo. Eh. Ikaw ang magbayad dun sa SGB, Anderson, and the like. Kuya Mike, uso na internet. Kailangan na sa cellphone tsaka sa internet, nakakapagbangko na rin ako. Ha? Ibang mundo yun. Alam na alam natin. Dito, usong-uso, laging pinapaalala. Hacking, phishing, yung mga cyber security issue. Lahat ng yan, yung kwento ko na yun, kung sa Japan ka nagbangko, ikaw pa magbabayad, hindi ka nila babayaran ng interest. Ang dami mong serbisyo eh, na hiningi at binigay sa inyo. Bakit pa, now, yung mga specific na issue, bakit pa nagwi-withdraw ko dyan sa Central, para dun sa bangko ko dun sa Pilipinas? Ang laki-laki ng nababawas. Ang pera ko dun sa Pilipinas, 10,000. Nag-withdraw ko ng katumbas, dapat lang ng 2,000 pesos dyan sa Hong Kong. Noong nakita ko sa balance ko, yung pera ko sa bangko na akala ko 10,000 minus 2,000 equals 8,000, bakit 7,000 na lang? Pumasok na po kasi yung exchange rate. Service charge. Service charge. Yung service charge, yung kinonekta yung bangko dito sa Pilipinas para doon sa network doon sa Hong Kong, para yung network sa Hong Kong, yung parang central bank sa Hong Kong o financial authorities, i-connect doon sa bangko na nandoon sa sakayan sa tapat ng tram sa central. Lahat yun may cost. May charge. Yun, may cost. Yun ang nababawas sa inyo. Yun po ang nababawas sa inyo. Kadalasan, karamihan ng nababawas, hindi naman po dun sa bangko ninyo kung saan kayo nakadeposit. Hindi po sila ang kumuha ng service charge. Yung international network, yan po ang kumukuha. May bayad po yun. Yung ikot ng impormasyon, wala naman po talagang pere na dumaan dun sa makina, correct, dumaan correct, sa ilalim ng lupa. So, yung records, yung data nun, yun po ang pinagkaiingatan at dahil pinagkaiingatan yan, binabantayan, mataas po ang halaga niyan. Mula doon sa nagbabantay dito sa Pilipinas hanggang nagbabantay sa ibang bangko, ibang bansa, ibang lugar na. Yun po yung cost ng ating pag-transact. Now, pangalawa yung tanong na bakit merong buwis? Yes, katulad po ng aking nasabi, lalo na dito sa Pilipinas, hindi po ako pamilyar sa banking, investment, laws, taxation laws sa ibang bansa tulad ng Hong Kong. Sa Pilipinas, napakasimple. Pag ikaw ay kumita, merong withholding tax. Merong tax, may buwis. Bilang isang mabuting mamamayan ng bayang Pilipinas, pag ikaw kumita, dahil ikaw ay Pilipino or dahil sa Pilipinas ka, merong kahati ang pamahalaan ng Republika ng Pilipinas. Hindi po natin maiiwasan yan. 20% po lagi ang personal withheld income tax. 20%. Kaya, miski na
Opo, Miss, yung binawas na 4 na piso dun sa halimbawa ko kanina na 10,000 ang binigay sa yung interest at NEB. Yung 4 na piso na binawas na naging 16 na lang ang inyong kinita, hindi po sa bangko napunta yung 4 na piso. Napunta po yun sa pamahalaan. Kaya tama lang kung tayo ay nagre-reklamo, OFW o nandito sa bansa, kapag hindi maayos ang serbisyo ng pamahalaan. Dahil tayo, sa bawat galaw natin sa pera, pag meron tayong binibili, lumalabas ang pera, perang pumapasok, kinikita, eh meron pong tayong tax. Ambag. May tax, may tax tayo. Kahit so, kahit ka pumunta ka sa, ano, di ba? Bumili ka ng pagkain, bumili ka ng iba't ibang produkto. May value added tax. May value added tax. Now, yung very specific, maganda po yung tanong nyo, dormancy. Ano po yung dormancy? Dahil wala kang transaction sa iyong bank account, dalawa ang pwede mong transaction, magpasok, deposit, o maglabas, withdrawal. Sa akin pong pagsaliksik, salamat Kuya Mike at binigyan mo ako ng panahon, advance question, eh, bawat banko, iba po ang dormancy rules. Yun. Doon na po tayo sa kadalasan na rule nila. Merong mga bangko pinapayagan, 1 taon lang ang dormancy. Karamihan, 2 taon. Sa loob ng 2 taon, kung kayo ay walang deposit at withdrawal at bumaba kayo doon sa minimum maintaining balance, babawasan po kayo 200 pesos. Hindi po siya uubusin ang inyong deposit. Halimbawa, 2,000 pesos ang deposit mo at yun ang minimum maintaining balance. 2 taon, wala kang deposit, wala kang withdrawal. 2 taon, babawasan ka ba ng dormancy? Hindi po. Bakit? Dahil nandoon ka sa minimum maintaining balance. Pag bumaba ka dun sa minimum maintaining balance at 2 taon, wala kang deposit at wala kang withdrawal, dun po kayo babawasan ng dormancy fee. Kadalasan, absolute amount, 200 pesos. Bakit maliit ang interest na nilalagay ng mga bangko? Eh bakit yung bangko ng KSK ang laki, 4%? Bakit sa inyo ang liit? Kahit malaki, higit na malaki kayong bangko. Paumanhin nyo po, ito nalaman ko lang nung naging aktibo tayo sa pagkakaroon ng bangko, Tita Keri, Kuya Mike. Yan po ay dikta ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Pag ikaw ay nag-alok ng mataas na interest, katulad sa KsKSMP Coop, meron co-owner siya ng isang bangko, gustong-gusto natin magbigay 10% interest. Dinidisapprove po yan ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Hindi po yung bangko lang mismo, yung mga malalaking bangko, ang nagdidesisyon. Pinapaalam pa ho ng bangko sa Bangko Sentral. Ngayon, sa tanong, itong Bangko Sentral naman, pamahalaan yan. Bakit naman hindi mataas ang ibigay na interest? Correct. Nagsasakripisyo ang mga tao. Binabalansi po kasi nila yung ikot ng ekonomiya at ang isang paraan ng pagbalansi nila ay ang interest rate. Medyo masalimuot po ang diskusyon dyan. Pero kung para lang po ma-appreciate ng tao, basic law of supply and demand. Kapag hindi mataas o kung ano ang takbo ng ekonomiya, ngayon, bakit binabaan? Binabaan yan eh. Ginawang point 2. Bakit binabaan? Pag ang bangko humingi ng deposit at mababa ang interest niya, pag nagpautang siya, dapat mababa rin. Dapat mababa rin. Sa totoo lang, kung ikukumpira ang ako, umutang ako sa isang bangko, kumpira noong 20 years ago, noong unang beses akong nangutang sa bangko, ang car loan noon, 18% kada taon ang interest. Ngayon, 6%. Dahil walang umuutang? Hindi po. Gusto kasi, dahil bagsak ang ekonomiya, di ba? Because of the pandemic.
para maka-generate ng ikot ng ekonomiya, hinihikayat ngayon ang mga bangko magpautang, lalo na sa mga magne-negosyo. Pag mataas yung interest, hindi uutang yung negosyo. Specifically yung negosyante, at this particular point, di ba? Lalo na sa panahon ngayon. Tama. Kaya kapag may krisis, yan, asahan mo, binababaan ng mga bangko yung interest nila para mahikayat ka. Of course, ang question dyan, pag hindi maganda track record nyo or hindi maganda yung business proposal nyo, umuutang ka sa bangko, hindi ka rin mapapautang. Correct. So, yan yung pagbalanse doon sa ekonomiya. Kaya, tama yung sinabi ni Tita Keri o yung pinag-uusapan nyo kanina bago tayo nag-on-air. Tingnan yung mga iba't ibang instrumento o pamamaraan para pakitain. Para hindi naman po magalit ang bangko. Hindi ko na ilalagay ang pera ko sa bangko. Hindi naman pala yan investment, hindi naman pala yan magbibigay sa akin ng kita o yaman. Tandaan po natin ano ang dahilan kung bakit ka nagkakaroon ng bangko. Unang-una, sana po nakatutok sila, kung tayo ay merong presensya sa internet world dahil meron tayong email address o email account, or buhay tayo sa Facebook world dahil meron tayong Facebook account, para mabuhay sa mundo ng kaperahan, kailangan nyo po ng bank account. Tama si Tita Keri kanina, huwag yung ilalagay ang pera nyo lahat sa bangko. Alam na natin, maliit, alam na natin, hindi siya nagpapayaman. Eh bakit pa ako kailangan magbangko? Kasi po yan ang financial identity ninyo. Hindi nyo po financial identity yung anong tawag dun sa ahensya de papel ng sanlaan. Hindi po yun ang financial identity nyo. Ang financial identity nyo is your bank account. You have your own national identity, the passport, at ngayon daw dito sa Pilipinas magkakaroon na ng national ID. Tingnan nyo po ang naging problema ng Pilipinas noong kainitan ng lockdown. Dahil walang proper identification. Walang proper na may bibigyan ng pera. Hindi nabibigyan. 30 to 40% hindi nabigyan. Sino ang una at mabilis na nabigyan ng ayuda? Yung may bank account. Kailangan po natin ng bank account para mabuhay sa mundo ng pinansyal. Dito sa mundo, iba't ibang mundo ang nandito. May internet world, may spiritual world, kung kanino tayo sumasamba, meron tayong financial world. Kailangan po bank account. Hindi po cellphone number, bank account. Anong ilalagay kung pera sa bank account? Natumbok na po ni Tita Keri. Emergency fund lang at cash reserves. Hindi po yan savings account ang pag magpapayaman o magbibigay sa inyo ng ninanais nating kita. Pang emergency and cash reserve. And that, of course, puts an identification. Yung sinasabi nga ni Armand kanina, let's just make it clear and simple, na kinakailangan po natin ng permanent, di ba, financial identity. True. Yun po yung tinatawag nating mga accounts po natin. And of course, dati kasi libreta pa yan, di ba? Libreta, di ba? Oo, di ba? Ngayon, ano na siya? Ngayon, ano na lang po siya? It's a plastic card na may pangalan ninyo that identifies na meron po kayong lehitimong pinaglalagyan ng pera ninyo. May tanong dito si May, sabi niya sa experience na Armand, sir, na-experience ko po yung dormant account kasi 400 pesos yung nabawas. Ang iniisip ko, bakit di sila magsulat sa depositor para i-remind na magdo-dormant na po yung account. Kasi minsan, nakakalimutan at walang ma-save. Kaya di naka-naasikas. Para meron namang kahit papano rest back tayo doon sa maraming reklamo. I'm sure hindi perpekto ang ating banking system. Tinext ko ngayon dyan sa comment section yung hotline number ng Bangko Sentral ng Pilipinas. For comments and suggestions. Oo. Comments, pitik complaints yan, complaints. pitik. Hindi naman po sa pagyayabang.
kaninang alas 2 ng hapon tsaka alas 5 ng hapon, tinawagan ko po yan. May sumasagot po. Ayun. May sumasagot. Yung number po na yan, tawagan nyo po yan. Nakalagay po dyan sa website ng BSP, 8 a.m. to 5 p.m. Meron pong sasagot dyan. So, pag tumawag po kayo, handa po kayo doon sa detalye. Huwag po kayong magkukwento ng, alam nyo po, nandito ako sa Hong Kong, matagal na po ako rito sa Hong Kong, dito sa Hong Kong, may pandemya. Huwag na po kayong magkwento ng mahaba. Diretso na point. Diretso na. Tapos, pagkatapos nyo po mabigay ang detalye at yung parang reklamo nyo, karamihan po daw sa kanila, nung tinawago ko yung BSP, wala po silang mabibigay na sagot sa inyo. Puro data gathering lang sila. Ah, yung bangko, ganito, dineposit mo ng ganito, puro data gathering sila. Babalikan nila kayo. Ganun ang modus operandi nila. Kaya, importante po, bago nyo ibaba ang telepono, pagtawag nyo sa BSP hotline, kunin nyo po yung pangalan nung kausap nyo. Oo, para may recording kayo. Lagayin nyo rin kung anong petsa, anong oras. Tapos ang huling tatanong nyo, kailan ako makakaasa ng email or text galing sa inyo, BSP? Ulitin ko po, hindi po kayo tatawag dyan para sila ang magbibigay ng solusyon. Data gathering lang po sila. Pero at least, pamahalaan yan, ahensya ng pamahalaan, nagpo-protekta sa atin mga mamamayan, yan po ang rest back natin, yung sasandalan natin. Yun, now, going back sa, nakikita po ba yung hotline number? Yes, nakita ko po. Nandito na. Ah, okay. Oh. So, merong mga tao, merong tinatawag sa English, biglang windfall. Biglang dating ng pera, yung kwento ni Tita Keri. Ang kadalasan pa, pag yan, biglaan, naku, wala yan yung mga tinuturo natin sa financial literacy. Ano bang financial plans mo? Ano ba ang purpose, target, timeline mo? Wala yun sa kanila. tulad nung isang Hong Kong employer, sabi niya, wag ko raw ibigay yung pangalan niya, Linda, tapos ang apelido niya, S. Biro mo, Kuya Mike, Tita Keri, ha? Nakakatuwa itong mga Hong Kong employer. Ha? 4 years nang for good yung OFW dyan sa Hong Kong. Dahil sa pandemya, may dabasa daw siya, hinahanap niya ngayon yung yaya ng mga anak niya. Dahil bibigyan niya ng ayuda, hindi niya na mahanap, alam daw niya, KSK Coop member. So, doon siya nag-message. Sabi ko, nakakatuwa naman itong employer na ito. So, I'm sure nakakuha siya malaking tulong. Hindi naman siguro ikayayaman niya. No? Ganun din. At yung sa naalala ka eh. Yung naalala ka ng amo mo, no? Na 4 na taon na. Ayun ang taon na. Ibig sabihin eh, maganda yung itinanim ng ating kababayan. That's true. So, si Nati Villanueva yan. Kung nakikinig siya, Nati Villanueva, mahal na mahal siya ng employer niya. Kung meron kayong biglang bagsak na pera, at kung yan ay hindi nyo inaasahan, pero gusto nyong pangalagaan, tandaan nyo po, sa kahit anong investment, dalawa lang po ang inyong pagpipilian. Yung merong pinapangako at yung walang pinapangako. Kapag merong pinapangako, kadalasan mababa ang porsyento ng inyong kikitain. Pag walang pinapangako, binibigyan kayo ng tsansa na malaking porsyento ng kikitain, pero dahil walang pangako, pwede rin pumagsak. At maipako. Buti nga kung maipako, pero wala, bagsak. Negative talaga. So, pag mabilis na isipan, doon na lang ako sa may pangako. Ah, kung may pangako po, ayan, yung 1%, 2%, 4%. Yun po ang may pangako. Nasaan yung mga 12, 15, or pwede bang umabot ng 20? Meron po. Actual. Tinanong nyo po yung mutual funds. Yung kapartner po natin na mutual fund, 1995 pa. 1995 pa inumpisan. Hanggang ngayon, buhay na buhay. Nasa billions of pesos ang pera nila. Phil Equity Mutual Fund. Billion-billion. Noong nag-umpisa ang taon, 2020, na hindi pa natin alam na magkakaroon ng mga lockdown, ang presyo niya ay nasa 37 pesos per share. 37 pesos per share.
Bumagsak po yan. Pinakamababa nung Marso, nung nag-umpisa ng mag-lockdown dito sa Pilipinas. Mula nag-umpisa 37, bumagsak po yan 23. Wala pang tatlong buwan. Mula 37 to 23. Pero mula po nung 23 na pinakamababa niya, ngayon 31 na po siya. Ibig sabihin, mula nung pinakamababa na 23 pesos per share, ngayon 31 pesos per share. Naka-recover kahit o paano. Kung nakapasok kayo nung March 19 na mababa siya, nilabas nyo kanina, 33%. Ang tinaas. Ang tinaas mula March hanggang October 23. 218 days. Naghanda na ako, Kuya Mike. Kinalkulator ko na. 218 days, lumago yung pera ng 33%. Wow. Now, question. Sabi ni Tita Keri, kabibigay lang kanina eh. O binigay kahapon. Sinabihan ako kanina, ibibigay daw kahapon. Sa Linggo, pupunta ako ng Central, magre-remit. Saan ko pwedeng ilagay? Mamili po kayo. May pangako, walang pangako. Yung sinabi ko pong 33%, kinumpleto ko kahit paano yung kwento ngayong taon. Ha? Wala pang tatlong buwan, bumagsak mula 37 to 23. Pero sa loob ng 218 days, from 23 to 31. Wala pong pangako. Pero ganun ang taas, baba. Taas, baba. Kaya, kung kaya po ng dibdib nyo na, of course, pumasok sa lehitimong investment. Kung kaya po ng dibdib nyo yung taas, baba. Para pa lang rate ng puso. Taas, baba. Yes, because ang investment, parang buhay. Walang siguradong investment. Miski na yung may pangako, wala. Kung nagsara yung bangko, diba? Walang sigurado pong investment. Just like life. Ang ginagawa po sa investment, nag-a-adjust po tayo. Parang sa buhay. Nag-adjust tayo dahil dito sa pandemya. Nag-a-adjust tayo. Uy, bumagsak. Mag-a-adjust ka. Lalo na kung may pinaglaanan ka ron. Ang panlaban doon sa walang kasiguraduhan, taas baba, ang panlaban po dyan, panahon. So kung meron kayong 3-5 taon na kaya nyong iparada yung pera na hindi nyo kakailanganin, lalo na biglang abot lang sa inyo, windfall. Bigla kayong inabutan ng employer nyo, 100,000 o 50,000. Maganda pong itaya. Dahil lahat ng ginagawa natin, taya. Anong taya? Parang sugal? Yes. Lahat po ng investment, pangit man pakinggan, ay sugal. Kasi parang ang buhay. Parang ang buhay natin is sugal. Pwede kang manalo, pwede kang matalo. Basta doon ka sa lihiti mo at naiintindihan mo ano yung pinapasok. Yes. Huwag po kayong papasok dahil merong magandang lalaki na nagsabi kay KsKSMP Coop. Doon na kayo papasok. Hindi po. Intindihin nyo po. Dahil lang sa hindi pagkakaintindi, you did not investigate before investing, akala mo naloko ka. Kumikita ka na, hindi mo pa nilalabas ang pera. Yung mga ganong pangyayari, very, very common. So, kung yung tanong, saan ko pwedeng ilagay, ibabalik ko po yung kondisyon. Kung kaya nyo ng 3 taon, hanggang 5 taon, hindi galawin, lagay nyo po mutual funds. O, ibida natin ang bangko. Ang mga bangko, meron silang deposit products, meron din silang investment products, parang mutual funds. Ang tawag po doon, UITF. Kamukhang-kamukha po yun ng mutual fund. Sa aking pananaw, wala naman po akong UITF na inaalok at wala naman akong pagmamayari na bangko na malalaki. Kasi mga malalaking bangko lang ang nag-aalok ng UITF. Yung UITF po, mas magandang pasukan sa simpleng dahilan na yung branch ng bangko nasa tapat ng subdivision natin, katabi ng opisina natin, di po ba? Mas madaling puntahan. Kaysa yung mutual fund, pwera na lang kung
KsKSMP Coop member kayo, ipadaan nyo sa KsKSMP Coop. Pero pag hindi kayo KsKSMP Coop member, pupuntahan nyo yung mutual fund. Oh, kailangan dito na po yun. Personal na kayo mag-ipag-transfer. Personal yung pupuntahan. Karamihan po ng mga mutual fund nasa Makati, yung binanggit ko kanina, PhilEquity, nasa Ortigas. So kung nasa Hong Kong kayo, gusto nyo mag-invest ng 1,000 pesos mutual fund, kailangan po lumipad kayo sa Pilipinas. Kasi kailangan kayo makita harap-harapan. Mm-hmm. Yun naman po, kung papayagan nyo, Kuya Mike, Tita Keri, yun naman po ang servisyo ng KsKSMP ko. Miskin na nandiyan kayo sa Hong Kong, Israel, or 40 other countries, basta kayo co-op member, tinutulungan namin kayo na hindi nyo kailangan lumipad, maka-invest sa mutual fund or PhilEquity to be specific. Pero hindi ko masyado ibibida yung mutual fund. Yung bangko mismo, meron silang UITF. Kung ano yung performance ng mutual fund, ganun din po, halos sinasalamin ng UITF. Yun. So sa situation na ito, Armand, sa nababanggit mo ngayon, there are a lot of instruments there that are available. It's just basically understanding kung ano yung needs mo. Di ba? Yes. Oo, kung ano yung needs mo. Tsaka ano yung nature ng investment na pinapasok nyo? May pangako? O walang pangako? Kanina binanggit ni Tita Keri nung maaga-aga pa habang naghihintay ako, Pag-ibig Fund, MP2 program, hindi po pinapangako ang interest. Ang pinapangako nila, yung nilagak mo, hindi mababawasan. Agree. Ang interest na nabibigay nila, the past 5 years, 7%. On average yun. On average, yes, every year, pinipay out yun. Binibigay yun sa inyo. Okay? So, ang maganda pa ron, ahensya ng pamahalaan yun. Government protect Protektado ka ng pamahalaan. Tawag nila sa English, sovereign guarantee. Hindi Malacanang, hindi administrasyon ang nangangako sa'yo, ang pamahalaan ng Republika ng Pilipinas. Tapusin ko ng medyo mas maganda. Alam niyo po ba ang inyong inang bayan, ang pamahalaan, hindi ang administrasyon, ang pamahalaan ng Republika ng Pilipinas ay nakilala sa mundo na kapag meron siyang utang, ni minsan, panahon pa ni Apo Marcos hanggang ngayon, ni minsan, hindi nagbayad. Laging nagbabayad. That is a very good trait para sa pamahalaan. Tayo po yun. Kasama po tayo. Eh, hindi tayo makatakas sa pagbayad ng buwis eh. Di ba? So, isa po yan sa magandang track record ng Pilipinas. Hindi po yan yung maka Duterte, maka Dilaw. Mula nung panahon pa ni Apo Marcos hanggang ngayon, sino ang mga namuno? Yun ang maganda na pinapangalagaan. Nagbabayad. Kaya ganoon din po din sana tayo. Maraming salamat po muli sa kasama po nating Armand Bengco. Naku, bitin. Oo. Bitin. Kailangan may ano to, part 2. Ay, di. Kung gusto niyo ng part 2, pwede natin gawin. Kasi five ano tayo eh. 5 Fridays tayo this. Bitin. So balikan namin ikaw next week. Para kung may mga katanungan po kayo, advance niyo na po yung katanungan natin, katanungan ninyo sa ating thread. Okay, so we'll see you next week. Part 2 ng pinag-uusapan po nating paglagak ng inyong pera, saan kaya ang maganda? Yes! Mama okay. Chup-chup! We'll see you again next Thank week. Thank you so much, kasama ng Armand. Maraming salamat sa inyo and we'll Keep see safe. You again. Ingat po palagi. At, and to God be the glory for all the blessings. Reminder lang po, typhoon signal number 3 pa rin.